Kamusta po YouTube? Good morning po, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga kaibigan po namin at lagi po namin kakwentuhan. Dito po sa Papong TV mga kapatid, ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, huwag na huwag po nating kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po notification bell dahil halos araw-araw naman po tayo nag-upload mga utol para marating natin yung mga kaibigan natin, para maabot natin yung halos lahat ng namumblema po sa paksang relasyon. Alam ko po na napakaraming proseso, mga iba't ibang solusyon na lagi nating naririnig, napapanood, at talaga naman pong naipapayo sa atin directly. Pero although alam ko na effective ito, pero alam naman po natin na iba-iba pa rin ang solusyon at nangangailangan ng mga iba't ibang paraan para marisolba ito. Ang vlog na gagawin natin sa araw na ito mga kapapong, ang ating ibabahagi sa mga nangangailangan dyan ay medyo sisimplihan po natin. Dahil naniniwala ako sometimes kung mas simple siya ay mas magiging effective pa nga po siya. Pero bago po yan, bago po tayo umusad at talaga naman pong pag-usapan ang paksang ito mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back po at magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo dumiretso, nice ko po muna sanang mag-invite na paki-like, follow, and visit naman po tayo sa ating Papong TV FB page mga kapatid. Dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin. Dito po tayo sumasagot sa ating comment section kung saan napakarami po ang nagtatanong mga kapatid. At kung sino naman po ang nais tayong makapanayam at makausap nga po sa isang coaching session sa ating Papong TV helpline mga utol, ay dito nyo rin po ako maabot. Mag-iiwan po tayo ng link sa ibaba, down below, para mas maging madali ang connection natin. Moving forward mga kapatid, ay kailangan hindi po nating kalimutan. Huwag po nating alisin na gawing guidelines na dapat po ang ex natin maramdaman niya na kayo po ay hindi na talaga interested. To make your ex feel na mga bagay na to ay ginagawa mo pabor sa iyo mga utol, ay mas lalo kang magiging epektibo. Yung pagbibigay ng care, o sabihin na natin medyo na-express mo ng konti mga kapatid, sometimes hindi ito maiwasan. Kasi mga utol, kung gusto mong mamiss ka ng ex mo at isipin niya talaga yung value mo mga utol, ay kailangan po nating paramdam sa kanya na kayo nga po ay nagba-back off. Kayo nga po ay hindi nagpe-pursue mga utol at talaga naman pong compose pa rin po kahit nga po nagkaroon kayo ng isang breakup. Simplihan natin. Kung alimbawang kayo ay nagkahiwalay mga utol, magandang iparamdam mo sa ex mo o sa taong nagdump sa atin na wala tayong kinakapitang galit or pride, negative thoughts. Antimano kung kailangan nating humingi ng sorry, hindi po masama ito mga kapatid kung kailangan naman talaga. Pakita mo na naiintindihan mo yung pagkakamali, pakita mo na naiintindihan mo to wholeheartedly kung ikaw nga po ay nagkamali. Iparamdam mo rin sa kanya na tanggap mo ang situation. Ipadama mo mga kapatid na meron kang sense of understanding. Hindi yung napakataas ng pride niya o nagmamatigas siya at ganun din po ang isinusukli mo sa kanya mga kapatid. After that mga utol ay syempre respetuhin natin siya sa pagbibigay po natin ng konting space. Dito po mga utol ay na-provide nyo na. Ay ngayon po pag-usapan po natin ang dapat nating gawin. At ito nga po mga kapapong, yung dapat po kasi hindi natin pinapalitan or binabago yung mindset or let's say yung pag-iisip ng ex mo. Ang kailangan mong baguhin mga kapatid ay yung mood niya. Hindi po yung mind, yung pakiramdam at mood ng ex mo ang dapat po nating ayusin at baguhin. Pagdating po kasi sa usapang breakup, relasyon, feelings, pagmamahal, mga plano-plano mga kapatid, people don't react by means of mind. Sa totoo lang, mostly sa atin ay nagre-react o sabihin na natin gumagalaw sa pamamagitan nga po ng isang mood. Kasi napapansin mo na talaga naman pong nakaka-stress na, pagod na pagod ka na mga utol, ay parang hindi ka pa rin pinapakinggan. Kahit anong paliwanag mo mga utol ay parang walang halaga sa kanya. Because sabi ko nga po, hindi tayo nagre-react most of the time sa pamamagitan po ng mind, especially kung halimbawang may stress ang situation. Breakup, rejection mga utol, ito po ay tanging kakapit at gagalaw nga po sasagot sa pamamagitan nga po ng isang mood niya utol. Kaya nga po kahit minsan na napakaganda ng ipinapakita mo, binubuhusan mo na siya ng pagmamahal at caring support mga utol, hindi pa rin nagwo-work eh. Dahil kumbaga, hindi pa rin niya talaga na-appreciate yun dahil hindi pa nga po pumapasok sa isip niya. Kadalasan sa kanila mga kapatid ay sarili nga po ang naaalala. Kaya medyo sabihin na nating sarado
at sa pagkakataong ito po to get connected. Makita niya yung mga positive things at maalala niya. Makita niya ang iyong halaga, mga kapatid, and maybe yung nararamdaman niya sa iyo ay kailangan idaan po natin to sa magandang mood na dapat nating mahatak sa kanya or mapalabas nga po. To change their perception at mood nga po towards yung mga kapatid ay kailangan makita kanya na very happy, very energetic, at talaga naman pong kontrolado mo, hindi ka apektado, mga kapatid. Mabanggitin lang natin, syempre kung ikaw ay malungkot at medyo nag-emote, ay hindi po dadaloy at gaganda ang mood ng isang tao towards you. Ang trick dito, mga kapatid, is to make your ex feel na talagang napakasaya mo, na ikaw po ay moving forward. Alam naman po natin, lagi natin binabanggit eh. Pero kung kayo nga po ay may pagkakataon na makahalubilo at makikonnect pa rin sa ex natin, mga utol, ay pwede naman nating ituloy yan, pwede naman po natin gawin yan. Pero syempre walang romantic issues. Kumbaga hindi niya dapat nararamdaman na kayo po ay gumagawa ng paraan to get them back, mga kapatid, or parang medyo dumidiga-diga, tsumitsyempo-tsyempo. Hindi po dapat ganun, mga utol. Makita mo na hindi ka nakafocus sa breakup at lalong-lalo na nga pong hindi nakafocus sa interest mo maibalik siya, mga kapatid. Make yourself preoccupied sa mga ibang bagay-bagay. Kaya nga po napakahalaga na sinasabi ko rin na kung halimbawa may pagkakataong kayo mag-connect, gawin natin to, mga kapatid, dahil isang vessel ito. Pwede nating maging instrumento ito para mai-relay mo yung mga bagong nangyayari sa'yo. Be friendly kung halimbawa naman pong kailangan-kailangan o hindi natin may alis at talaga naman pong dapat natin gawin. Ito, mga utol, I'll be straight, ay salungat doon sa itinuturo natin sa ating coaching session. Dahil yung mga bagay na yon talagang if you had negative thoughts sa isa't isa, syempre napaka-importante naman at mas mahalaga naman talaga na medyo dumistansya tayo ng konti. Kailangan natin magbigay ng space by no contact, radio silence, cut connection. Pero kung halimbawa naman na talagang meron na kayong somehow a little bit of connection, chemistry na medyo umuusbong, mga kapatid, pwede naman natin gawin in a friendly way. Huwag nating titignan at huwag nating tatratruhin na ex ang kaharap mo, mga kapatid. Be friendly, normal na kaibigan, build a relationship kung saan magkakaroon uli ng trust sa isa't isa, mga utol, at dito mo na nga po maididisplay yung sinasabi ko. Let things a little bit awkward sa harap ng ex mo, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin dito, hindi yung dispalinghado. Ah. Ang ibig sabihin ko po dito ay yung hindi niya inaakalang positivity na maididisplay mo po, even nga po na alam niyang nasaktan ka. Who your ex, mga utol? Dito siya masusurpresa. Sabi ko nga po, sa mga bagay na to, which is talaga naman positive, mga kapatid, ay siguradong mag-change ang pagtingin at mood ng ex mo sa'yo. Be patient enough para magawa mo yung parang ang ex mo ang nireject natin, mga kapatid. Ito po ay hindi ganun kadali. Alam ko po yon dahil tayo ay emotionally wounded. At napakahirap talagang i-pretend ito pag totoong nasasaktan tayo, mga utol. Pero sasabihin ko na nga po sa inyo ng straight, kailangan po nating gawin. Kasi isa rin sa mga trick, mga kapatid, ay yung to make your ex wonder, build curiosity. Eh para mas madaling magawa ito na mabilisan, mga utol, ay kailangan gawin mo na talaga yung opposite at hindi niya ine-expect sa'yo. Masakit, mahirap, challenging ang mga bagay na ito, mga kapatid, pero ito po ang pinakamas mabilis. Flourish strategically, shine, mga kapatid. Kailangan nyo po talagang mag-excel. Kailangan nyo pong ipakita sa ex mo na talagang you are having an amazing life. Ito po ay lagi nating sinasabi. Dahil ito naman po talaga ang dapat nating ipakita. Rather than idinadrama natin at talaga naman pong nakikinig tayo dun sa kaibigan natin. AKA instinct. Kasi ang dapat maramdaman ng ex natin, mga kapapong, ay sabihin na natin kahit na wala ka pa naman dun sa point na talagang having an amazing life. Yung alimbawang ikaw ay ready to have fun, ready to excel, ready na talagang marating yung goal mo, mga kapatid. Yung salitang ready at handa na, mga utol, ay malaking bagay. Napakalaki na magagawa nito kung halimbawang kayo nga po ay nasa isang breakup at gusto mong ibalik ang ex mo sa'yo. Kasi kadalasan, based on my experience po, no, sa mga nakakausap din po natin sa ating one-on-one coaching session, pagka ang dumper, mga kapatid, ay nakakaramdam na ready na yung dumpy, na ready na sa mga pagkakataon na tumanggap uli ng newfound relationship, yung salitang ready ay talaga naman pong may impact sa mga ex or dumper natin. Ready ka na mag-move on, ready ka na magpaligaw, ready ka na gumimik, ready ka na lumabas, ready ka na mag-apply ng trabaho, ready ka na lumayo, magpatato, mag-abroad, bumulusok, mag-aim ng talagang gusto mong gawin, mga kapatid. Napakalaki po na magagawa. Kaya nga po sa sinasabi kong i-prepare mo lang yung sarili mo, pakita mo lang na okay ka naman, mga utol, at talaga naman pong handa ka na. Ito po ay isang way para maibalik mo ang ex mo. Sabi ko nga po kanina, simplihan lang natin yung kaya nating gawin, yung kontrolado natin.
By doing all of these things, mga kapatid, at talaga naman pong maipaparamdam mo sa kanya sa mga oras na to, ay sigurado ako, mga kapatid, na talaga magbabago ang perception, pagtingin, pananaw ng ex mo sa iyo. Hanggang dito na lang po si Papang TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin mga utol yung mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Stay safe po, Papang TV.